Hello guys! Welcome back sa akin channel. Ako nga pala Sir Mar Santa Maria, Master Teacher 1 of Governor Luis A. Ferrer Jr. East National High School na magbibigay sa inyo ng mga math techniques para mapadali ang topic nyo sa mathematics. Kung bago ka lang dito sa ating channel, huwag kakalimutan mag-subscribe at pakihit ang bell icon para kapag nag-upload ako ng week number 3, manonotify ka kayo. So ayun guys, since marami ang nagre-request ng assessment ng week number 2 sa grade 8, so ibibigay na natin. So medyo confusing lang kaya medyo natagalan yung ating video. Pero palagay ko kahit medyo mahaba yung gagawin nating proof dito, basta sundan nyo lang o kaya panoorin nyo na paulit-ulit yung video para maunawa nyo mabuti kung paano natin ipuprove yung triangle natin dito. Okay? So ito yung kinakala nating i-prove. So, ang given natin, triangle CAN, ito yon, and triangle LYT, okay? Tapos, meron tayong given dito na CA, congruent kay LY. Then, ang AN naman natin, congruent kay YT, okay? But since itong angle na to, ay greater than kay angle Y, then we can say that CN is greater than LY. So, ito yung natawag nating Hinge Theorem. So, ito yung ipuprove natin, di ba? So, pagdating kasi doon sa pinaka inyong module, dalawa lang yung statement doon ng proof ng Hinge Theorem. Pero hindi marami. So, sa ako dito, nagkaroon ako ng 13. Okay? So, isa-isahin natin para mas maunawaan nyo kung ano ba yung proof ng Hinge Theorem. Kung saan, meron naman tayong guide dito. So, sundan natin. Gagamitin natin yan. Isa-isahin lang natin para mas maunawaan nyo mabuti yung ito na tawag nating Hinge Theorem na to. Okay? So, siyempre, for statement number 1, pwede naman nating gamitin lahat ng mga kay given na to. Siyempre, ang reason natin dyan ay, okay, so we have a given. Tapos, pwede tayong mag-construct ngayon ng AW congruent kay AN congruent kay YT. Nasaan yung AW? Ito yung AW na to. Okay? Dapat congruent kay AN. Siyempre, si AN congruent kay YT. Okay? Tapos, bago mo gawin yon, dapat kumuha ka muna ng angle CAW congruent kay angle LYT. Okay, so makagawa muna tayo ng angle. Tapos ang gagawin mo lang dito para maging congruent lang to, edi siyempre pwede ka nagbamit dito ng ruler. Okay, so dapat equal lang yon. Pero kahit hindi ruler, pwede ka na magumamit doon ng sukatin mo lang hanggang doon, di ba? Halimbawa, lagay mo ganyan, tapos ilalagay mo dito, then ilalagay mo dyan. So magiging congruent na yun. Okay? So, ang reason natin dyan, syempre, by construction. Kasi pwede naman talaga tayo makagawa ng congruent angle to a given angle. At the same time, itong YT na to ay magiging congruent kay AW. Syempre, congruent din kay AN. Okay? Next. So, since meron na tayong ito, congruent dito. Ito ngayon, congruent din dito. At itong angle na to ay congruent dito. So, by side included angle side triangle congruence postulate o kaya SAS, na ginamit natin ang statement number 1 and statement number 2 na prove natin that triangle CAW is congruent triangle LYT. Okay, so itong triangle na to ay magiging congruent dito kay LYT by SAS. Okay, nasusundan? Okay, next. So, makikita mo dito, meron ako nalagay na 1 and 2. Ibig sabihin, statement number 1 at number 2. Kaya statement number 1, ginamit natin itong dalawang statement na to. Okay? Tapos, yung number 2 natin, syempre, eto, meron tayo ditong included angle. Kaya, nagamit natin ang 1 and 2. Next. So, since the two triangles are congruent, ano masasabi ngayon kay CW tapos kay LT? Masasabi natin that they are congruent by CPCTC. Okay? Kung nalito ka dyan kay CPCTC, pwede ko link ilagay sa description below yung pinaka-link ng video lesson ko about CPCTC. Okay, next. Ibig sabihin ng corresponding parts of congruent triangles are congruent. Next, number 5, pwede ulit tayong construct ngayon ng angle bisector. Meron ulit akong yung video, so sundan nyo ulit kung paano mag-construct ngayon ng angle bisector sa given angle. So, angle bisector AH, eto yon. 2 angle NAW. Nasaan yung NAW?
So, NAW, ito yun. Okay, ito yung angle na yun. So, ito yung angle na yun. So, since naggawa tayo ngayon ng angle bisector, ibig sabihin, itong angle na to, congruent dito, di ba? Ito yun. Okay? Kaya, angle NAH is congruent to angle WAH. Okay? So, pwede natin gamitan ngayon ng by construction. So, pwede naman talaga tayo makapag-construct. Next, meron na tayong dalawang parts. Ano yung dalawang parts natin? Meron tayong side tapos angle. Ito yung side tapos angle. So, anong pa ang kinakailangan natin gawin para ma-prove natin that itong triangle na to ay magiging congruent sa triangle na to. So, kinakailangan pa natin ng isang part na kung saan yung part na yon, itong AH na to, itong HA na to. So, kaya AH congruent to AH by reflexivity or reflexive property of equality. Pinakamadali, gamitan mo na lang ngayon ng RPE. Okay, so pwede na yung RPE na yun para mas madali. Next, masasabi na natin that triangle NAH, nasaan yun? Ito yung triangle NAH na yun, is congruent to triangle WAH. Ito naman yun. Okay? So, ang reason natin dito ay sus pa rin. Okay, side included angle triangle congruent sa postulate. Na kung saan, ginamit natin ang statement number 2, number 5, at number 6. So, nasaan yung number 2 na yun? So, yung number 2 natin ay itong AW congruent to AN. Okay? So, yun yung ginamit natin. Okay? Kay number 5 naman, ito namang angle NAH sa congruent kay WAH. Tapos kay number 6, ito naman yung AH congruent kay AH. Kaya nakagamit tayo ngayon ng side included angle aside. Okay, next. So, therefore, itong WAH na to ay magiging congruent kayo dito. So, tulad ng number 4 na to, ganun din ang magiging reason natin for number 8, which is kung corresponding parts of congruent triangles are congruent. So, pag gumamit tayo ng CPCTC, dapat meron kang given na congruent triangles. Okay? Hindi mo pwedeng gamitin to kung wala kang given ng congruent triangles. Okay? So, yun yung technique doon kay CPCTC. Next. So, titingnan natin at gagamitan natin ngayon ng triangle inequality at theorem. Itong CAs na to, ito, pag inad natin kay WAs na to, ito yung third side natin, di ba? Itong CW, di ba? Ang magiging third side natin yung CW. Ibig sabihin, the sum of CAs and WAs is greater than the third side na CW. Okay? Ito yung third side. Na ang reason natin dito ay triangle inequality theorem. Okay? Next, since itong WAs na to, kung papasinin mo dito, ito, WAs congruent to AsN, okay, pwede natin sabihin that CAs plus AsN is greater than CW. Na kung saan, itong WAs na to, raise ko lang, itong WAs na to congruent kay AsN, ayun, pinalitan lang natin. Okay, ayun. So, gumamit lamang tayo dito ng substitution method. Next, kung titingnan mo dito, itong CN na to, ay equal ngayon kay CAs. CH, ito yung CH at HN. Okay, mapapansin natin, yung point H natin ay in between. Kapag ka ito ay nasa in between, ibig sabihin, pag inad mo itong dalawa na itong segment na ito, syempre magiging equal yan kay CN. Ang reason natin dito ay definition of betweenness. Kapag ka yung point natin ay in between, so, halimbawa dito, meron tayong segment AB. Ayan, meron kang segment AB. At meron kang another point dito na halimbawa X. Syempre, pag inad mo si AX ngayon, plus BX ay magiging equal lamang yan kay AB. So, yun ang ibig sabihin ngayon ng definition of kay betweenness. Kaya for number 11, ang reason natin ay definition of betweenness. Next, for number 12, so since itong CN na to ay equal kay CH plus HN, ito pwede nating palitan ngayon ng CN. Kaya for number 12, so CN ngayon magiging greater than kay CW, na ang reason natin dito ay substitution method. Okay? For number 12, ito namang CW na to, okay, ay equal naman ngayon kay LT. Ito yon. So, sa number 4. Kaya, mapuprove na natin that CN is greater than LT. Nagmamit ulit tayo ng substitution method na ginamit natin ngayon ang statement number 4 and statement number 12. I hope that
Nakatulong ako sa inyo dito sa pinaka-assessment na to. At syempre, kung nagustuhan mo yung video natin, pwede namang i-like at share. Tapos wag lamang kakalimutan na mag-subscribe at pakihit mo na rin yung bell icon para kapag nag-upload ako ng week number 3, mananotify ka agad. So, bye-bye and God bless.